Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, i-update ko lang kayo sa nangyaring race nga natin nitong nagdaan na South Race. Tapos gagawa lang tayo ng maiksing video para pakita ko sa inyo at ipaalam ko sa inyo kung paano gumamit ng seater o paano gumamit ng yaya na kalapate. At yun nga ano, i-update ko muna kayo bago tayo pumunta sa video ng gagawin nga natin kung paano gumamit ng seater. So, mahirap man guys aminin pero kailangan nating sabihin na sa mga manonood natin dahil sa naghihintay sila ng update na wala tayong pauwi ng Katbalogan. So, sayang, nanghihinayang tayo dahil konti na lang, isang hagis na lang ba naman or isang uwi na lang, hindi pa umuwi yung ibon nga natin. Yun nga guys, ang nakakalungkot pero may pampalubag loob naman sa ating iniwanan yung mga ibon nga natin na inilaban dahil yung white feather na inilaban nga natin na yun, pang 33 siya overall. So, medyo okay rin. Naging premium nga natin dahil kahit pa paano, nakabawi tayo sa gastos sa ibon. Kahit na hindi nakauwi yung ibon, may iniwan siya sa atin na pampalubag loob nga na hindi sumamay loob natin. So, medyo matagal kasi tayong hindi gumawa ng video at talagang dinamdam din natin. Ano? Nalungkot din tayo kasi dalawang beses na sa amin nangyayari yun. Noona, summer race. Nasa top 10 yung ibon namin tapos 11 na lang yung live. Santa Ana, huling hagis na lang din. Hindi pa umuwi yung ibon namin. So talagang nalungkot na rin kami ron. Tapos naulit-ulit ngayong south. Kasama na naman sa overall sana na top 10. Ang problema, di siya umuwi ng last lap. So 2 times na nangyayari sa amin yun na overall na sana ibon namin. Nawala pa. So kasama pa rin naman sa overall kaso wala tayo sa top 10. Nasa top 33 tayo, no? Sa kulang 4,000 ibon or 3,500, ganun. Hindi ko sure kung 3,400 or 3,600 yung ibon na inilaban nga na yun simula umpisa. Pang 33 yung ibon natin. So magandang ano na rin kahit pa paano record. So magandang record na rin sa ibon. So pakita ko na lang guys sa inyo yung naging pang ilan nga tayo, lalagay ko dyan. Tapos yung isang ibon naman natin pasok sa grand pooling, pang 51. So 70 yata yung kinukuha nun, pang 51 or 50. So hindi pa sure eh, kasi may mga nagre-reklamo pa sigurong iba dyan na yung walang speed. So hindi natin alam kung masisipa pa ibon nga natin na yun. So yun nga, in-update ko lang kayo. Tapos punta na tayo dun sa gagawin natin video kung paano gumamit ng seater. So yung tamang paggamit ng seater, papaliwalag ko sa inyo guys kung paano gumamit nga, no? So tara, samahan nyo ako. Unang step nga guys sa paggamit ng seater na or gagamitin natin or gagawin nating seater. Pumili kayo ng gagawin seater at breeder na kondisyon-kondisyon, hindi pwedeng hindi kondisyon dahil nga sa sabay natin silang pagsasalangin kasi kung may isa dyan na hindi kondisyon, halimbawa ito kondisyon, yung pair natin na breeder kondisyon na to, tapos itong seater natin hindi kondisyon, maunang mag-itlog to, hindi pwedeng ganun, kailangan mauna lang to or mahuli ng itlog yung pair natin na to, 2 days lang, hindi pwedeng lumagpas ng 5 days, 6 days bago sila mag-itlog parehas. So kailangan halos sabay, 2 days lang ang may mahuhuli, ano? Yun lang ang kahulihan, hindi pwedeng masyadong malaki yung huli nung pag-itlog ng isa. Kung halimbawa, nang itlog ng Lunes to, eto nang itlog ng Biyernes o kaya Sabado. So alanganin na yun, ilipat yung itlog. So kailangan, kaya ang una nating step na gagawin, pumili tayo ng breeder saka seater na talagang kondisyon-kondisyon. So kung papakita ko sa inyo, eto yung gagamitin nating seater, ayan, yung PHA muna natin na... So maganda rin mag-anak yan. Magaling din kasi magsubo kaya gagamitin din natin seater. Multiple pooling winner yung anak nga niyan, ano. So ito yung breeder na gagamitin natin. Yung white feather na to, yung nanay nung pinang south natin ngayon. So paparisa natin na ibang cock. Nagmamadali tayo kaya gagamitin natin na seater para pagka itlog. Usually naman kaya gumagamit na seater para hindi malaspag yung hin, ano. So halimbawa nito, yan ang gagamitin nating breeder. Kung sakaling mag-itlog, pwede nyo na kagad ihiwalay kasi yung itlog ilalagay natin sa gagamitin nating seater. Sila na yung magsusubo at pipisaan yung gagawing itlog na to. Tapos ito, i-condition natin para magamit ulit kagad natin. 2 weeks or 1 week, pwede na ulit siyang ipares sa ibang kak. So ganun lang tayo gumamit ng seater. Usually ganun lang gumamit ng seater, ano? Para hindi malaspag yung magiging breeder nga natin or yung materialis natin na ibon. So ayan, kung nakikita nyo, parehas na condition. So parehas condition din yung cock natin.
So, magkapares naman na sila, no? Pares na 2 days na silang magkasama. Kaya ko lang hiniwala yung mga hin para mapaliwanag ko sa mga newbie na nanonood sa atin kung paano yung tamang pag gamit na seater. So, ayan. Pagka halimbawa, nakapili na kayo, syempre, yung mga kak natin, kukondisyon muna natin yan, pupurgahin natin. Ito kasi, mga napurga na to, tapos babitamin C natin. Ang gagawin, eh yan, okay naman yan. Kaya, ang gagawin na lang natin dyan, pagka halimbawa, may gagamitin kayo, syempre, laging una, laging nilalagay sa kulungan, kak, para sa ganun, maging territorial. Tapos, pag nilagay natin ng hin, papares kagad. So, ayan. So, pakita ko sa inyo, lagay na natin yung hin. Ito, yung PHA natin. Ayan. So, papakita ko sa inyo pag nag-itlog na yan. Para makita nyo na halos sabay talagang mag-itlog yung sitter saka yung breeder. Yun ang kailangan talaga yan. Hindi pwedeng may mauna ng 5 days dyan. So, may mauna man dyan na mag-itlog, kailangan 2 days lang. Huwag nyo hahayaan na 5 days. Pag 5 days, alanganin na ilipat yung itlog. So, halimbawa, nang-itlog to ng Lunes. Tapos, ito nang-itlog ng Sabado. Hindi pwedeng yung itlog ng pang Sabado, ilipat na natin dito kasi masyadong malayong araw na yun. Or masyadong matagal na. Halimbawa, ito, nag-itlog kagad ng Lunes. Tapos itong sitar na gagamitin natin, Sabado. So kung yung Lunes na itlog, nilipat natin dito sa initlog ng Sabado, yung itlog nga na yun, mga 2 weeks lang, pisa na kagad. So, wala pa sa araw yung gatas ng mga gagamitin nating sitter. So, hindi pa maganda yung gatas sa butchi nga nila kasi yun ang binibigay nila sa mga first day, di ba? Pag halimbawang napisa kagad yun, ng parang napisa agad, ang maisusubo nila, mga pellets or yung mga kinain nila, hindi pa sila handa para magsubo ng gatas kasi may araw din yung mga sitter nga natin na pagka nagsubo. Halimbawa, 16 days. 18 days, yun, gatas yung isusubo nila. Pero kung napisa yung itlog nila ng 10 days pa lang, wala pang gatas yung butchi nga nila or wala pang gatas silang isusubo. Ang maisusubo nila kung ano yung kinakain nila. So, isipin nyo naman, one day pa lang yung young bird natin. Tapos ang isusubo na nila, may mga pellets. Hindi pang karaniwan, kailangan gatas lang talaga ng kalapate yung isusubo. Ano? So, yun nga ang iniiwasan natin doon. Kaya kailangan, puro condition yung breeder natin, tapos yung sitter na gagamitin. So, lagay na natin yung breeder na gagamitin natin. Ano. So, yun yung kadahilanan na kaya ako sinasabi na kailangan condition parehas. Para walang maiwan, walang mauna na mag-itlog. So, kung mag-itlog sila, halos sabay. So, sana mag-gets nyo yung paliwanag ko. Ano. Medyo magulo lang ng konti kasi pinaliwanag ko pati kung ilan days ang kailangan ng itlog bago ilipat. So, kailangan ang pinakamahabang bakante na ng pagitan ng pag-itlog ng gagamitin natin breeder sa sitter, 2 days lang. Kung lalagpas ng 2 days yung magiging bakante or pagitan ng pag-itlog nila, medyo alanganin na yun na ilipat yung itlog. So, ayan. Ganyan namang kahalagahan na ano. So, kung sakaling mag-itlog kagad to, lilipat natin dito yung egg. So, magagamit kagad natin yung hen. Kasi alisin kagad natin yung kak. Kaya lang natin dito yung hen na makondisyon. Pakukondisyonin natin ng 1 week to 2 weeks. So, observation ang gagawin natin para magamit kagad natin. So, yan ang gagamitin natin sa south. So, para malaman kung talagang yung dilaban natin ngayon kung sa paggagayak ba o sa bloodline. Kasi dalawang kak na yung gagamitin natin sa kanya. Halos magkakapatid sa nanay. So, ganun lang ang ginagawa namin para malaman namin kung okay yung breeder nga ang gagamitin namin. So, ayan. Ganyan yung discarding gagawin namin. So, ito namang hen naman natin na to. Kaya ako lang ginamit na sitter to. Masyado marami kaming mag-breed eh, no? So, nagbabawas kami. Kaya sitter muna siya ngayon. Pero sa norte, magilas yung anak nga nito dahil multiple pooling winner. Tapos yung kalahi din ito, si Boy Payat, saka yung si Kambal. So, multiple pooling winner din yun. So, yun nga guys, hanggang dito na nga lang guys yung video natin. Sana may napulot yung mga newbies sa atin kung paano gumamit ng sitter. So, ingat kayo guys. God bless.